Sa edad na 18, ay namasukan si Bella sa Maynila bilang isang all-around na katulong. Wala rin naman kasi siyang pinag-aralan, kaya iyon lang ang alam niyang makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Formal na babae si Bella. Simple lamang siya kung ma-meet at hindi niya magawang sumabay sa uso, lalo at kapos rin naman sila sa buhay. Kakarampot lamang ang kanyang sahod sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Kaya nga, nagdesisyon siyang lumipat sa Maynila. Doon kahit papaano, malaki-laki ang kanyang sasahurin. Maayos naman ang unang araw ng pagdating doon ni Bella. Madalas kasi, wala sa bahay ang mag-asawang kanyang mga amo. Marunong naman siya sa lahat ng gawaing bahay at wala namang nasasabi sa kanya ang kanyang mga amo. Ngunit sa pagsapit ng bakasyon, biglang nagulo ang tahimik na si Bella. Napag-alamanan kasi niya na may kambal na anak na lalaki ang kanyang mga amo at halos kasing edad lamang niya ang mga ito. May pagkakapareho ang mukha ng mga ito. Ngunit madali naman niyang matukoy kung sino si Mark at kung sino si Mart. May kapayatan kasi si Mark habang si Mart ay sakto lamang ang pangangatawan. Kung bakit nasabi ni Bella na nagulo ang kanyang pagtatrabaho, yun ay dahil may pagkapilyo ang kambal na anak ng kanyang mga amo. Madalas siya kung asarin ng mga ito na talaga namang kinaiinis niya. Ngunit pinipili niya ang magtimpi. Tahasan kasi siya kung bastusin ang dalawang lalaki at pinapakita rin ng mga ito sa kanyang harapan ang matinding atraksyon para sa kanya. Madalas ay sabihan siya ng mga ito na napakaputi niya, na napaka-gifted ng sa kanya. Ngunit lahat ng iyon, kanyang pinalalagpas. Gusto man niyang sabihan ng mga ito na nagtatrabaho siya roon para kumita, hindi para bastusin lang ng mga ito. Ngunit walang lakas si Bella. May pagkasuplado pa naman si Mart at kitang-kita niya kung paano itong magalit. Natatakot na si Bella na manatili pa roon. Ngunit dahil sa kailangan niya ng trabahong iyon, kailangan niyang magtiis. Hanggang sa isang umaga, habang nagluluto ng agahan si Bella, ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang maramdaman ng dalawang bisig na humapit sa kanyang bewang. Walang ano-anong inamoy nito ang kanyang batok. At hindi man lang nagdalawang isip na siya ay yakapin, nagpumigla si Bella sapagkat hindi na tama iyon. Ngunit sa lakas ng lalaki, hindi niya iyon kinaya. Muntika na sana niya itong masabuyan ng kumukulong mantika. Ngunit alam naman niya sa sarili na hindi niya iyon kayang gawin kahit pa inaabuso na siya ng husto. Talagang nakakapanggigil ka, Bella. Kailan mo ba kami pagbibigyan? Sabay nun ang pagbitiw sa kanya ni Mark na siyang may gawa ng bagay na iyon. Gusto nang umiyak ni Bella. Buong buhay kasi niya, noon lamang niya naranasan ng ganoon sa kamay ng anak ng kanyang amo. Problema sa iyo, masyado kang pakipot. Hindi ka naman special para paghirapan. Katulong ka lang, Bella. Kaya dapat kung ano ang gusto ko at gusto ng kapatid ko, ibibigay mo. Galit na galit si Mark ng mga oras na iyon. Siguro ay nabitin ito ng husto nang itulak niya ito ng malakas. Katulong nga lang ako rito at hindi ako kung sinong babae lang napapatol sa mga katulad niyong walang respeto sa babae. Kung patuloy kayong ganyan sa akin, mapipilitan na ako magsumbong sa mga magulang niyo. Pagbabanta niya sa lalaki na hindi man lang natinag. Go ahead, magsumbong ka, Bella, nang mawalan ka ng trabaho. Bakit ba ang tigas mo? Simple lang naman ang gusto ko . Kapag ibinigay mo yun, Bella, ipinapangako kong magiging maligaya ka rin. Bukod dun, madadagdagan pa ang kita mo. Galanti ako kaya kung ako sa'yo, samantalahin mo na habang labis pa ang pagkagusto ko sa'yo. Sa sinabi nitong yun, napakurap-kurap si Bella. Hindi naman siya magtaka kung bakit ganoon na lamang katindi ang pagkagusto sa kanya ng dalawang magkapatid. Ipinanganak kasi siya na may taglay na ganda at lumulutang iyon kahit pasimpleng damit lamang ang kanyang suot. Matindi ang pangangailangan ni Bella. Idagdag pa ang pag-aaral ng dalawang kapatid sa high school, ang pagpapagamot sa kanyang ama na may tuberculosis. Sa narinig na madadagdagan ang kita niya kapag pumayag siya sa kagustuhan ni Mark, ay nahinto siya at napaisip. Sa lipunang mga mayayaman lang ang mahalaga, may saysay pa ba ang katulad niya?
kung ng mga panahong iyon, basura lamang ang turing sa kanya ng kanyang mga amo? Ano pa ang saysay na ipinagdadamot niya ang kanyang sarili kung ituring naman siya ng iba ay basura? Lahat ng lalaki sa paligid niya, katawan lamang ang habol sa kanya. Sa puntong iyon, galit na iniwanan siya ni Mark sa kusina. Nagtuloy na lamang siya sa pagluluto habang nag-iisip. Pag-iisipan niyang mabuti ang lahat. Maaring mukhang pera siya, pero dahil lamang iyon sa matinding pangangailangan at ng kanyang pamilya. Sino ba naman ang re-respeto sa kanya kung ang kanyang sariling ama nga ay nagawa siyang abusuhin? Noon ay bumalik ang lahat kay Bella. Muntik na rin kasi siyang pagsamantalahan ng kanyang sariling ama. Ngunit nagagawa pa rin niya itong ipagamot sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Isang gabi, hindi magawang makatulog ni Bella. Pabiling-biling lamang siya sa loob ng maid's quarter. Malalim na ang gabi at tiyak na mahimbing na ang tulog ng kanyang mga amo. Naiisip ni Bella ang mga sinabi sa kanya ni Mark. Tumawag na naman kasi ang kanyang ina at nangihingi ng pera dahil naubusan na naman daw ang mga ito ng budget. Kung tutuusin, ay kakapadala lamang niya sa mga ito at halos lahat nga ng sahod niya ay walang natitira pa sa kanya. Panay naman ang hingi ng kanyang ina na parabang namumulot lamang siya ng pera. Hindi man lang na mga ito inisip na buwanan ang kanyang sahod at ipinadala niya sa lahat ng mga ito. Tapos pagkalipas lamang ng 3 araw, manghihingi na naman na parabang nasa abroad siya nagtatrabaho. Minsan, gusto nang umiyak ni Bella sa kanyang sitwasyon. Talagang wala na siyang paglagyan ng kanyang problema. Kaya nga hindi niya na napigilan at tuluyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nawawala na siya ng pag-asa sa buhay at parabang walang saysay ang kanyang buhay. Hanggang sa nahinto si Bella sa pag-iyak, narinig kasi niya ang pagbukas ng pintuan. Mahina lamang iyon at parabang dahan-dahan ang bawat kilos. Nakatalikod siya sa gawin ng pinto, kaya naman nakiramdam siya at hindi niya nakikita kung sino ang pumasok. Napalunok siya nang maramdaman ang mababagal na hakbang na papalapit sa kanyang kinaroroonan, hanggang sa tuluyan na nga yata itong nakalapit at nagawa na siyang haplusin sa kanyang buhok. Nanayo ang kanyang balahibo sa ginawa nitong yun. Unti-unti, naramdaman ni Bella na may mukhang papalapit sa mukha niya. Hindi siya dumilat at nagpanggap na natutulog. Pamilyar sa kanya ang amoy ng lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, si Mark ito. Hanggang sa nagawa na nga siya nitong halikain sa mga labi. Magaan lamang ang bawat halik nito na parabang siya tinutukso-tukso. Hanggang sa hindi na nga kinaya ni Bella at tuluyan na siyang napadilat. Ang buong akala ni Mark ay magpupumigla siya. Kaya naman, ganoon na lamang kabilis siya nitong hinawakan sa mga braso at pinigil ang kanyang kamay. "Sige na Bella, pagbigyan mo na ako. Bibigyan kita ng pera pagkatapos. Sige na, kahit isa lang." Nagsusumamo ang boses ni Mark sa kanya at muli siyang sinibasib ng halik. Sa hindi inasahan, napakapit si Bella sa batok ng lalaki at kanyang tinugon ng halik nito. "Good girl, papayag ka rin naman pala eh. Huwag ka na mag-alala pa. Titiyakin kong masisiyahan ka at bukod dun, bibigyan pa kita ng pera. Alam kong kailangan mo yun kaya hayaan mong tulungan kita. Basta ba tulungan mo rin akong sumaya?" Puno ng pagnanasa ang boses ni Mark. Talagang sabik na sabik ito sa kanya, kaya naman wala na siyang nagawa nang tuluyan itong umpisahan ang mga bagay na iyon. Buong paghanga siya nitong tinitigan at kulang na lamang ay sambahin siya nito. Ganoon pala katindi ang pagkagusto nito sa kanya. Napasinghap si Bella nang pagtuunan ng pansin ni Mark ang pinakapuntirya nito sa kanya. Buong buhay niya, noon niya lamang naramdaman ng ganoon katinding kasiyahin. Napaawang na lamang ang labi ni Bella na parabang mas tumindi pa ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Parabang unti-unti niya na iyong nagugustuhan. Napapakagat labi si Bella at nagsisimula na rin siyang kapusin sa paghinga. Kung sana noong una, nalaman niyang ganoon pala iyon kasaya, eh talagang pumayag na siya. Hanggang sa natapos nga si Mark at siya naman ang gumawa ng bagay na ginawa nito kanina.
Nagtagal pa ang ginawang iyon ni Bella kay Mark. Para bang ayaw na nga siya nitong pahintuin pa. Ngunit dahil kapos na siya sa paghinga, saglit siyang huminto. Halos mawalan kasi siya ng hangin. Hanggang sa maya-maya nga, ay natagpuan na lamang ni Bella na napapakalmot na siya sa likod ni Mark. Hanggang sa tuluyan na nga nilang magawa ang bagay na iyon. Nanaig ang kanyang kagustuhan na magkapera at bukod doon ang kanyang kuryosidad sa bagay na iyon. Halos mapugto ang kanyang hininga sa ginagawa ni Mark. Tiniis niya ang lahat habang siya ay nakakagat labi at magkasalubong ang mga kilay. Nang mga oras na iyon, tuluyan na ngang nablangko ang isip ni Bella. Kinain na siya ng gusto ng sistema at sa katagalan, ang nararamdaman niyang hapdi ay talaga namang unti-unting naglalaho. Hindi niya inaasahan ang pakiramdam na yun at talagang wala siyang pagsidlan. Masyado nang mabilis ang kanyang paghinga at walang ibang maririnig sa loob ng silid na yun, kundi ang ginagawa nila ni Mark. Maging ito ay hindi na mapakali. Patindi rin ang patindi ang sensasyong kanyang nararamdaman ng mga oras na yun na siyang dahilan kung bakit tila mawawala na siya ng ulirat. Hindi niya halos maipaliwanag ang nadarama ng mga oras na yun. Hanggang sa napayakap na siya ng gusto sa lalaki, hinahayaan ito sa ginagawa. Napapalunok na lamang siya sapagkat masyado nang nanunuyo ang kanyang lalamunan sapagkat awang lamang ang kanyang mga labi. Halos masira na ang kanyang higaan, lumalangit-ngit na yun. Tuluyang kumawala sa kanyang lalamunan ang mga ingay na talaga namang nagpadagdag yata ng init na nararamdaman ni Mark. Maging siya ay nanggigigil na rin sa binata at gustong-gusto niya na ito. Mahigpit ang pagkakayakap niya rito hanggang sa tuluyang umikot ang mundo ni Bella. Sa isang iglap, kanyang narating ang dulo. Hindi niya inaasahan na ganoon iyon katindi. Ganoon pa man, hindi man lang huminto si Mark. Ilang minuto pa nga ang lumipas, tila tuluyang nawala sa sarili si Mark. Habol hininga ito ng tumigil. Sa puntong iyon, lupaypay na si Bella. Hanggang sa namalayan na lamang niyang nahiga si Mark sa kanyang tabi at bumawi ng lakas. Hindi makapaniwala si Bella sa nangyari. Sa isang iglap lamang, naranasan niya ang bagay na yun. Katulad ng ipinangako ni Mark kay Bella, binigyan nga siya nito ng pera. Malaki rin iyon kaya naman ganoon na lamang ang tuwa ni Bella. Talagang makakatulong na iyon at ipapadala niya ulit iyon sa kanyang inang nangihingi na naman ng pera. Bago umalis si Mark sa kanyang silid, may sinabi ito sa kanya. Kapag daw mangyaring gayain siya ng kambal nitong si Mark na gawin ang bagay na iyon, wag na wag daw siyang papayag. Sinabi rin ng binata na pagmamay-ari na siya nito simula ng gabing yun. Hindi naman na siya nakaimik hanggang sa tuluyan na ngang lumabas ang lalaki. Sa pagod ni Bella, hindi niya namalaya na tuluyan na siyang nakatulog. Mabuti na lamang at hindi siya na late pagising niya sa umaga. Kaagad siyang nagluto at sa araw na yun ay mukhang may pupuntahan ng kambal. Nakagaya kasi si Mark at kumain na ng agahan. Wala naman siyang kahit na anong narinig mula rito nang tungkol sa nangyari sa kanila sa nagdaang gabi. Hindi rin naman siya kumibo at hinayaan na lamang kumain ng lalaki. Hanggang sa tuluyan na nga itong umalis at hindi pala nito kasama ang kakambal na si Mark. Kadalasan kasi kapag umaalis ang lalaki, kasama nito ang kakambal. Hindi naman iyon iniisip pa ni Bella. Ngunit tila nawala yata sa kanyang isip na mayroon ding gusto sa kanya si Mark. Naalala niya ang bilin sa kanya ni Mark nang nagdaang gabi nang matapos ang bagay na pinagsaluhan nilang dalawa. Hanggang sa mapalingon si Bella nang hindi nga siya nagkamali, naroon sa kanyang likuran si Mark at titig na titig sa kanya. Bahagya naman siyang napaatras sapagkat nasa bodega siya ng mga oras na yun. Kakaiba ang titig sa kanya ng lalaki. Naroon ang panlilisik sa mga mata nito na parabang kayang-kaya siyang sunggaban anumang oras. Hanggang sa nagawa nga niyang magtanong kung ano ang kailangan nito kahit pa sa loob-loob niya, alam niya na ang binabalak gawin ng lalaki. Payat si Mark
kesa kay Mart na noon ay papalapit na sa kanyang gawi. Kung hindi niya nakayanan ang lakas ni Mark nung una, e paano pa kaya ang lakas ng lalaking nasa harapan niya? Maya-maya pa nga ay nagawa na siya nitong hawakan sa kanyang magkabilang pulso at iginiya tsaka pabalyang inihilig sa pader ng bodega. Kung tutuusin, wala naman dapat na ikatakot si Bella. Nagawa na nga siyang angkin ni Mark na kapatid ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Ano kaya kung hihingi rin siya ng bayad kay Mark kapalit ng kanyang pagpayag? Hanggang sa tuluyan na ngang dumampi sa kanyang mga labi ang labi ng uhaw na binata. Sa gulat nito, tumugon siya sa mga halik nito kaya nanlalaki ang mga matang tinitigan siya nito. Papayag ako sa gusto mo, Mart. Basta ba bibigyan mo ko ng pera? Kailangan ko kasi. Gagawin ko yung lahat basta ma. Pumayag ka lang. Wika niya sa tenga nito na kaagad naman itong ikinangiti. Madali ka lang palang mapapayag eh. Sige, bibigay ko yung hinihingi mo. Ilang pala eh. Basta ba, gagawin mo rin ang gusto ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Bella? Hinalikan na nga siya nito. Kaagad siyang tumango. Hinawi niya ang katawan nito, tsaka siya tumungo sa gawin ng pinto. Kanya iyong isinara ng sa ganoon. Malaya sila ni Mart sa loob ng bodegang iyon. Hanggang sa natagpuan niya ang lalaking abala sa ginagawa nito. Tila siya nito iniingatan na huwag masaktan. Hanggang sa dagli, napapasunod na nito ang kanyang sarili. Para bang ayaw na ayaw niya nang iwanan nito ang bagay na iyon sa kanya. Naroon si Bella at nakahilig lamang sa dingding ng maalikabok na bodega. Awang ang kanyang mga labi. Naroon muli ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ni Bella. Tila siya nito dinadala sa kalangitan at talaga namang nababaliw siya sa ganoong pakiramdam. At maya-maya pa, sabay nilang narating ang dulo, lupay-pay at pawisan ng kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan na nga itong humiwalay sa kanya at nag-ayos ng sarili. Nag-ayos na rin siya ng sarili niya. Tulad ni Mark, hindi siya nito binigo. Binigyan siya nito ng bayad na masigit pa sa ibinigay ng kakambal nitong si Mark. Laking tuwa naman ni Bella at nadagdagan ng kanyang ipapadala sa kanyang mga magulang. Nang araw nga na iyon, lumabas siya upang maghanap ng kanyang pagpapadalhang malapit na e-wallet sa kanyang pinagtatrabahuhan. Naging masigla naman ang kanyang ina nang maipadala niya ang pera dito. Huwag lamang sana itong hihingi na naman ng kinabukasan. Kinagabihan, katulad ng inaasahan ni Bella, pagsapit ng hating gabi, muli siyang pinuntahan ni Mark sa kanyang silid. Dahil nga sa gusto rin niya ang ibinibigay nito, ay nagalak si Bella. Wala ngang kaalam-alam si Mark na hindi niya nagawang tuparin ang mahigpit na bili nito. Inilihim niya rito ang katotohanan sa ginagawa nila ng kakambal nito sa tuwing wala ito sa bahay. Ayos lang din naman para kay Bella ang lahat. Natuto na siya sa hirap ng buhay.